Hi guys, good morning. Shoutout sa inyo. Kakagising ko lang po, pero tuturuan ko po kayo kung paano magtutubo ng kinamatisan na bangos. Itindits ko po sa inyo kung ano po yung pagluluto ko ng bangos. Siyempre, una po, may bangos po tayo. Siyempre, may kailangan natin ng bangos. May sitaw po ako dito. Yan lang po ilalagay ko, ah. Tapos, meron po tayong alugbati. Ewan ko po sa inyo kung may alam nyo po yung alugbati. Tapos, siyempre, kamatis, sibuyas. Yes. Yan po yung ating mga ingredients. Tara, samahan nyo ako, apis ko kayo. Hey nyo, ngayon, tara nyo. Samahan nyo ako dito sa pagliluwa ng aking ingredients, guys. So, ngayon na, pagkasa muna natin itong sipuyas at kamatis. Yes, guys, ito, nakukasa muna natin yung ating kamatis at sipuyas ngayon. Kailangan malalaki ng mo pag natin yung mga naman yun kasi kinamatisan na naman yun. Ngayon na yung cubes na yun. Okay na yun. Ngayon yung cubes na yun. Okay na yun. Yan, cubes. Ngayon yung pa-cubes. Okay na yun. Ganun din po yung sa sisiyas. Hindi rin po maliit, hindi rin po malaki. So, kailangan natin malatan yung sisiyas natin. Ayan. Ayan. Ganyan din po ba? Yung mga ganyan, is mamaya. Wala tayo na, nalagyan natin na ating sitaw. Sitaw, string up ng puto para yung kapag-untasan natin tapos na po yung tubig agad. Ito po yung sitaw. Sitaw. Pumusin po natin yung sitaw na ito kasi pag hindi masasayang ang puyan din natin. Yan ito lang po kahama yung ating sitaw. Dulo. Para yan yung pinaka-ano niya, tangkay. Hindi natin pwede sasabi mo, tangkay at yung pinaka-dulo niya. Yan po kasi yung umaan sa lupa, yung pinaka-dulo niya. Kaya kailangan po natin putulin yan. Huwag naman po malaki, yung konti na, yung sapat lang siyang makuha ng yung dulo. Ganyan lang guys. Sabi ng nanay ko no, tanggalin yung dulo kasi yung dulo yung umaano sa lupa, yung nakatayo sa lupa or nasabi sa lupa. Pati yung pagkakay niya, siyempre matigas yung pagkakay. Kailangan din naman natin kunin. Yung sitaw, bawal po sa may ano, kayuma. Kasi buto. Sitaw, ano ba? Yung buka man sa ano, may mga kayuma. At next natin, ito yung ating alugbati ng kahapon. Pinili ko ngayon, parang lantanak. Kuha tayo ng next lalagyan. Huwag natin pwede sasamahin kasi mas malambot ang alugbati kaysa sa ano, sitaw. Next na naman tayo. Dito naman natin inalagay yung ating alugbati na parang hindi ko alam kung alugbati ba ito. Masarap pa. Paborito ko po guys ang alugbati.
ulit ang presyo ng harapa. Yung anong mati ay madulas na lang. Hindi. Kaya yung presyo, parang halos yung binibenta na dito sa Saudi, halos yung buong kanin na. Ganon din po yung sa sukiyas. Hindi rin po maliit, hindi rin po malaki. So, kailangan natin malatan yung sukiyas natin. Yan. Yan. Ganyan din po pa. Yung mga ganyan. Wala tayo na. Talagay natin na. Sitaw, string belt na puto para hinunga pag hinugasan natin tapos na po yung tubig agad. Doon yung sitaw. Sitaw. Ubusin po natin yung sitaw na ito kasi pag hindi masasayang ako po yan din natin. Ganito lang po kahaba yung ating sitaw. Para yan yung pinaka-ano niya, tangkay. Hindi
natin pwede isa sa amin ng tangkay at yung pinakadulo niya. Yan po kasi yung umaan sa lupa, yung pinakadulo niya. Kaya kailangan po natin putulin yan. Huwag naman po malaki, yung konti na, yung sapat lang siya makuha ng yung lupa. Ganyan lang guys. Kasi sabi ng nanay ko to, tanggalin yung dulo kasi yung dulo yung umaano sa lupa, yung nakatayo sa lupa or nasabi sa lupa. Pati yung pangkay niya, siyempre matigas yung pangkay. Kailangan din naman ating putin. Yung sita, bawal po sa may ano, kayuma. Kasi po ito, sita, ano ba? Yung mungo, common sa ano, may mga kayuma. At next natin, ito yung ating alumpati na kahap na binili ko ngayon, parang lantana. Kuha tayo ng next lalagyan. Huwag natin pwede sasamahin kasi mas malambot ang alumbate kaysa sa ano, sitaw. Next na naman tayo. Dito naman natin ilalagay yung ating alumbate na parang hindi ko alam kung alumbate pa ba ito. Kasi pero okay lang yan. Kahit ganyan lang parang lantana. Pwede pa rin natin itulay yan. Kasi masarap ha. Paborito ko ito guys, ang alumbate. Sobrang paborito ko guys, ang alumbate. Yung alumbate ay madulas na lang. Parang halos yung binibenta na dito sa Saudi, halos yung buong tanim na. Hugasan yung ating mga gulay. Okay? Ito unahin natin yung palabasa ng sitaw. Kural, meron tayong ano. Ganyan lang po kasi nasa paano lang yung tubig sa baba eh. Ganyan lang guys. Haluin lang natin para malaglag yung mga dumito sa butas. Tapos, kumobra ng sili, oh. Para mamaya masarap na yung sili. Tapos, ito talaga natin tumuling. Thank you.
next time po natin yung ating alugbati na hindi pala kung alugbati po ba ito. Parang natunaw o nang wala, alugbati natin. Pag ito kami ng nabit-bit, ito lang yung nabuhat natin. Ang palasa din naman yung kanila. Tapos, di ba naugasan na natin? Ayan na po yung isda na hinugasan po kanina. Yep, yan na po natin ilalagay. Pagsamasamahin po natin. Sensya nyo na po yung mga hugasin ko dyan. Kasi yung mga hugasin ko, ayan, hindi ko pa nahuhugasan. Yan. Yan po yung ating mga ingredient lang. Siyempre, hindi mawawala yung kamatis at sibuyas. Yes, kamatis at sibuyas. Hindi mawawala yan, guys. Pero nagsaing muna ako kasi mag-isa lang din naman ako, nagsaing muna ako, guys. Okay? Update ko kayo pag magluluto na tayo. Guys, habang kumukulo na po yung ating kawali na may kamatis at sibuyas, yan lang po siya, may kamatis at sibuyas. Siyempre, pakukuluin natin yan para yung kamatis niya po malumambot at maging sticky po yung kanyang kamatis niya yan. Para yung lasa ng kamatis niya ay nandiyan po sa ating niluluto. Yan. Ganyan po. Durog-durogin natin para mabilis yung kanyang paglasa. At next step, talagyan po natin ng bitchin. Yes, siyempre yung bitchin namin. Konti lang po ha, kasi hindi po maganda sa katawan yung bechin. Yan po yung bechin namin. Tapos, mailit po ako sa paminta. Depende po sa inyo kung nalagyan nyo po ng paminta o hindi. Kasi ako, ayan po yung paminta ko. Depende po sa inyo kung ano kadami. Kasi ako nilalagyan ko po ng ganyan. Yung aking niluluto, nilalagyan ko po ng paminta. Dalawang ganyan po. Depende po sa inyo ha, nasa sa inyo na po yan. Yan, ganyan po kasi ako magluto. Tapos, asin. Ito po yung iodized salt na asin namin. Depende din po sa inyo kasi wala na po ako measurement. Depende na po sa paglagay nyo ng asin. Kasi ako tansya-tansya ko naman din naman po yung asin na yan. Ala, sige po, pakuluin lang po natin ang pakuluin yan. Yes, ito na po yung aking sinaing. O, di ba? Yan po yung salt rice. Yan po. Tapos ito po. At next po natin ilalagay, syempre ito kasi mas matigas ito kaysa sa isda. Mas nauuna po itong sitaw at kalabasa na maihulog po dito. Katapos po yan, kulo ng kulo, ihulog nyo na lang po. Kasi nahugasan na rin po natin yung kalabasa at sitaw. Ahaluin lang po natin yan para mag-down po sa tubig. At hayaan po natin na kumulo at lumambot tong ating gulay. Kaya babalikan natin siya sa pagkukulo niya at babalikan natin kung paano, okay? Yes, guys. Ayan na po siya. Malambot na po yung ating kalabasa. Oh, malambot na po. At yung ating sitaw, malambot na rin po. Kaya, next po natin ilalagay yung unahin po kasi ito, guys, para hindi po siya madurog pag sumandok na po tayo. Unahin natin itong alugbati natin. Yes, malambot po siya. Kaya, pagsasabayin po natin yung ating isda at yan. Para hindi po siya malambot ng sobra. Yan po. Haluin po muna natin para mag-down po yung ating alugbati. Hindi ako masyadong nagsabaw kasi nga guys, para mas malasa siya. Lalagay na natin yung ating nilinis na. Yes. So lalagay natin ng tubig siguro kasi napaka ano ng tubig. Hindi maabutan yung ating isda. Lagay natin yung atay kasi paborito kong atay ng isda eh. Yan po guys. Dadagdagan natin ng konting tubig kasi para po maanuhan yung ating ano. Depende sa inyo guys ha, kung ano kadami ng tubig yung gusto nyong ilagay. Kasi ako yan. Para hanggang bukas. Ha, may ulam tayo. At pag nalagay na po, kailangan po natin takpan para po pakuluin ang pakuluin ang ating isda. At pagkatapos po niyan, babalikan ko po kayo. Guys, ready na po yung aking breakfast, lunch, dinner.
isa lang po siya. Ayan na po yung finished product natin, ng ating pagluluto. Ayan po siya. At may konting kanin po ako ngayon. Tara, samahan niyo po ako sa aking pagkain. Tara guys, kain tayo. Sabayan niyo po ako kumain ng aking niluwal sa pagkain ng nakasombrero. Tara guys, tikman na natin. Meron din akong bubik dito. Tikman na natin yung sarap ng ating niluto. Mas masarap kasi yung niluto pag sarili natin niluto at sa bahay natin niluto. Wow! Ang sarap guys, manamis na mis na. Basta masarap. Lasang kalabasa, lasang gulay, ayan. Ayan yung mga gulay natin. Yep. Yan po. Tara, samahan nyo. Sobrang sarap guys. Fresh na fresh. Galing from the park. Mataba yung bangus guys. Yung sobrang taba. Mahilig na ako sili guys. Alukbati. Tagal nila may tamis talaga itong alukbati. Hindi ko alam kung saan po. Ano yung naidudulot sa katawan natin. Tara, samahan niyo ako. Breakfast pa lang to. The time is, yung mga tito, anong oras na. Wala akong orasan. Gulay sa umaga. Para pa pag mainit-init na ako. Sarap talaga pag kinakatisan mo lang ngayon isda ng bagong-bago. Tapos, puno ng gulay. Alam niyo ba guys kung saan ako natutunong magluto? Noong time kasi nang nagtrabaho, nung nanay ang tatay ko. Kasi yung tatay ko lang naiiwan sa bahay. Siyempre, yung mga tatay natin hindi marunong magluto, di ba? Minsan magbibigay lang po ng lulutuin at hindi po nila kaya lulutuin. Tapos, the time po na ako lang po mag-disaad yung kapatid kong lalaki. Kasi yung ate ko po, nasa Maynila at the time. Alam niyo kung paano ako naluto? Hindi talaga ako marunong magluto that time. Pero, nung habang nagluluto,
ba ako, nagme-message ako sa nanay ko. Kasi yung nanay ko, dati, sa restaurant ng tita ko nagtatrabaho. Tapos, siyempre, paano magluluto tayo dyan kung hindi tayo marunong, di ba? Binimessage ko po yung mama ko kung paano ilagay yung ganito, paano ganito gawin, kung anong yung unang gagawin, kung anong ikigisa, anong isusunod. Excuse me po. Kung paano isunod po. Kaya ito po, natuto po ako dahil po sa... Parang ako yung nagtayong nanay sa loob ng bahay that time, pati yung kapatid kong babae. Ay hindi pa rin, hindi pa, kasi pangalawa po ako sa magkakapatid. Yung ate ko po, nagtrabaho sa Maynila. Bilang sa grocery po siya. Galing kasya siya to. Tapos ako lang po, at yung kapatid kong lalaki, maliliit pa po ako lang kasi yung pangalawa ko, ako yung pinakamalaki. Tapos yung kapatid kong bunso na babae, hindi rin marunong. Spoiled po kasi yun sa tatay ko at sa nanay ko. Tapos, yung lalaki, maliit pa po kasi yung pinakabunso, siguro mga 7 years old that time. Tapos, siyempre, ako na po yung namamalakad dun sa loob ng bahay. Naglalaba, nagluluto, naglilinis, ganun po. Tapos, nagbabiyahe pa po ako ng motor. Alam niyo pa yung habal-habal ng motor, yung binabiyahe po yung para magkapera din po at pambili ng ulam at bigas. Pero, huwag niyo na po pansinin yung kalan po sa likod, nandun pa po yung aking sobrang init ngayon dito. Kahit may aircon kayo, sobrang init pa rin yung sauna. Iba talaga yung pag lumaki po kayo sa trabaho, parang naghahanap po kayo na magkaroon kayo ng pera, magkatrabaho kayo, iba talaga, no? Wasyang kayo. Wasyang kasi kailangan ko, kahit piso ko, never pa kumulingi sa magulang ko. Kumakayod po ako ng motor, kahit marami na po nang sasabi sa akin na, ay, lesbian ka, ay, babae ka ba? Gumabiyahe ka ng motor, kasi kasabayan ko po lahat po lalaki po. Eh, wala pa akong pakailang, basta kumakasit ako ng pera. Yun po, kung nakikilala naman po ako, kung alam naman po, at nanonood man po yung taga sa amin, ng aking vlog, sila po mismo makakapagsabi na, totoo po lahat ang sinasabi ko. Alasin ko lang ang madaling araw, ginigising na po ako. Ginigising na po ang nanay ko na tayo pag wala pang trabaho yung nanay ko. Ginigising na po yan, mga kapatid ko po. Sitting pretty lang po yan, Aida. Talagang ako po yung laki sa sa trabaho. Kahit po magkasakit ako, kahit po nilaragdag ako, magtatrabaho ako ng kasi kailangan po lang magkaroon ng bigas kahit isang kilo lang at isda po. Totoo po yan. Nagkikitira lang po kami dati sa lola ko. Wala po kami bahay, wala talaga kami bahay. Hanggang namatay na po yung lola ko, pass away. Yung naging amin pa rin yung bahay niya. Hindi pa rin kami nakatayo, guys. Kaya, mas pinuti ko po mag-abroad. Dahil sa time na yun, dalawang beses din po akong na-fail. Or, hindi naging success sa pag-abroad ko. Ngayon po rin po ako Dubai. Kuwait. Hindi rin po naging maganda yung pag-abroad ko kasi hindi po ako sinuerte. Pero, blessed naman po ako. Dahil pagdating ko sa Saudi, dito po ako binless. Dito po ako sinuerte. Nakapagpatay din po ako kahit papano ng bahay namin ng mga magulang ko. Kaya sana, sa mga taong gusto mag-upload at gusto mong magsikap, try and to success. Huwag po kayong sumuko, basta may pangarap kayo. Kasi ang pangarap hindi sinusukuan, kundi nilalabanan. Yung pera ko, hindi po natin makikita sa madali ang paraan. Kailangan din po natin paghirapan. Kaya sa mga taong gusto magkaroon ng bahay, magkaroon ng anong gusto nyo, paharap nyo, hindi nyo po magsikap. Kasi po hindi naman natin makikita yung pag sinabi natin na, ay gusto ko ng ganito tapos titignan nyo lang, hindi nyo rin po makukuha ito, hindi nyo po magsikap.